The issue broke out last week when host actress Diane Medina ranted on Facebook by posting a blind item about an actress who spat at a co-star even if it was not part of the script. She left a strong message for the actress, quote, "Girl, wag ang pamilya ko." Diane's post got people to guess who she was pertaining to, leading them to Los Bastardos actress and Diane's cousin, Maxine Medina. And the other actress who allegedly spat on Maxine, another beauty queen, Kylie Versosa. The two had competed in the Binibining Pilipinas pageant both in 2016, with Maxine winning the Binibining Pilipinas Universe crown and Kylie grabbing the Binibining Pilipinas International title. The two had then become co-stars in Los Bastardos. Kylie had initially confirmed the incident to ABS-CBN News and said that she got too carried away by her character. In the recent press conference of Los Bastardos, Cinema News actually had the chance to talk to Kylie and Maxine together to finally clear up the issue. Actually, kala ko po nag-apologize ako agad-agad. So, nagbibiroan na po kami. Nagbibiroan po kami after. So, alam mo, sobrang bigat po ng araw na yon. Pero na kaming pagod at with each other. Sa eksena po namin. Actually, magkaaway kami sa... Kaaway po ni Dulce lahat. Lahat, yung buong cast. Kasi, syempre, pag artista ka, parang kapag nagawa na yon sa set, tapos na eh. So, syempre, you have to be professional. So, parang ako, okay... ako naman kasi wala sa akin. As long as na mag-sorry ka sa... Pero tapos na yun ah. As long as na mag-sorry ka sa akin right after. Pero kasi that time, kasama ko lahat. Ang daming artista sa paligid namin. So we're... I wanted to make it light. Ayokong maging ano mabigat sa set yon tapos maging issue. Ayoko kasi ng ganun eh. Gusto ko friends lahat, gusto ko walang problema. Para pag nag-work kami, super gaan tapos in character. Siguro po yung pwede kong baguhin eh, yung pag-usapan namin yung scene, di ba? Nagka-fight scene kami prior, siguro hindi na namin napag-usapan ng mabuti. So siguro this time, sa next show po naming dalawa, mapapag-usapan na po natin. Maxine shared that she indeed talked to her family about the incident, which led her cousin to post about what happened. Sabihin ko na, masama loob ko kasi hindi ko naman in-expect. So, ako naman, very private akong tao, hindi ako nagano na sa social media. So, nagkwentuhan lang kami ng mom ko, so sabi ko, ma, tama ba yun, ganito, ganyan, blah, blah, blah. And then, eventually, sa sobrang ganap ng family ko, lahat sila, parang nagalit na. So, it's not under my control anymore. Although, sinabihan ko na din naman, and Ate Diane knows it, ever since naman mga bata kami, ganun na siya talaga eh. Na pinagtatanggap. Once na magabiyado, isa ganun kami lahat. So, pasensya na, sorry. Sana, ano mo actually, siya po yung, hindi po si Maxine yung nakasakit sa akin, pero siya po yung nakasakit sa akin. Si Diane. Pero kausap kayo ni Diane? Hindi pa po. Hindi niya po ako kinakausap. Pero, yun lang. The two shared that everything is okay between them. Prior to the interview, Maxine was even caught on cam fixing Kylie's clothes before the question started. Kami ni Maxine, okay kami. Yung social media lang talaga yung medyo maingay lang talaga. No? Alam mo, friends talaga kami ni Maxine ever since binibini. Guys, tama na nga. Oo, tama na. Tama na kasi... hindi lang nakaka-affect sa amin as a person kasi naapektuhan na din yung ibang artist. Gusto ko na, I want to put an end on this. Ayoko nang lumala pa ng lumala kasi we're friends ever since. Alam nyo yon, parang simula lang nung lumaki ang social media, parang nagkaroon na ng gap. So parang kami, nag-usap kami. So parang kami, what okay happened? Ganyan-ganyan. So okay, tulak pa rin po kayo ng tulak ng issue na parang... Yeah, we're good now. We're good. With the end of their show, Los Bastardos, Kylie, Maxine, as well as the other cast members share what they will miss the most. Nakakaiyak. Parang bittersweet moment na magkasama kami from the start till the end. Na hindi ko mga ma-imagine na patapos na yung show na 1 year na po pala kami nag-umi-ere. So, thank you so much. Nakakaiyak kasi syempre ang daming nabuo, family, friends. Especially in friendship towards the crew, staff, lahat. After 1 year, eto na tayo, tapos na. Parang sana magkita-kita pa kami lahat. Kami po ni Max, since una ko po sinasabi na we're out here to prove ourselves as actresses, diba? So sana naman po namin na napatunayan po namin yun dito sa show. One of the Cardinal brothers, Jay Cuenca, also had the best words for his Los Bastardos co-stars. Pamilya na talaga kami. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Couldn't be any
prouder of the boys, any prouder of all the girls. Nakakatuwa na umabot kami na isang taon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng production and staff, ng creative, at sa, most especially sa lahat ng fans na tumutok sa amin. With the issue that had ensued between Kylie and Maxine, Jake shared that, of course, he had some advice for his girlfriend. First show ni Kylie, second show pala ni Maxine. So, they're learning as they go. So, minsan may mga sinusubukan sila, di ba, sa mga eksena. Pero, that's all out of passion. And sabi ko, ako, ilang beses na ako nasapak dito sa mukha ni Josh, ni Marco. At intention ba nila yun? Hindi. Pero naiintindihan ko, nangyari yun. Kasi gusto lang naman nila galingan, gusto nilang gandahan yung eksena. Yung natapayo ko lang, in that moment, na pag may ganyan na eksena, pag-usapan nyo. May etiquette na pinag-uusapan ng bawat artista. Nagalingan lang ng tao. At the end of the day, hindi naman si Max, hindi rin naman si Kylie yung nasa loob ng eksena. Yung nasa loob ng eksena, si Dulce at si Isay. Hindi yung totoong pagkatao nila yan. Yan yung karakter nila. Hindi siya sanay sa ganun. Siyempre, isa siyang beauty queen. Maganda yung tinitingalaan siya ng tao na siguro naiintindihan ko lang kung ano nararamdaman niya. Kasi ako naman siguro baka parang opposite nun. Marami na akong intriga na pagdaanan sa past. Hindi, may mga moments sa career ko na hindi ako yung pinaka-paborito ng tao. Ako na yung, di ba, yung masama. Pero nandun lang ako na yung payo ko sa kanya na lahat ng issue ay lumilipas din. At kasama yun sa karyer ng isang tao. Subscribe to Cinema's YouTube channel for the latest, hottest, and most controversial showbiz updates on Cinema News.